So mga tol, napahanga nga po ni Naoya Inoue ang former heavyweight champion na si Mike Tyson sa naging laban nito kontra kay Nonito Donaire na ginanap sa Saitama, Japan noong June 7, araw ng Martes, kung saan tinalo nito ang Pinoy via technical knockout sa round 2. Pinanood nga po ni Mike Tyson ang naging laban ng dalawang kampiyon sa Bantam at napasabi na lang na monster daw talaga itong si Inoue. Easy lang daw nitong tinalo si Donaire. Dagdag pa ni Mike Tyson, mas magaling daw itong si Naoya Inoue kumpara kay Manny Pacquiao. He's better than Manny Pacquiao. Manny Pacquiao was blue like that. Nakakakilabot nga daw ang pinakita ni Inoue sa laban. Ano sa tingin nyo mga tol? Agree ba kayo na magaling itong si Inoue kay Manny Pacquiao? Kung maalala natin na sinabi ni Manny Pacquiao kung nag-abot sila ni Inoue sa Bantam, magandang bakbakan daw ang magaganap sa kanilang dalawa at kaya daw itong talunin ni Manny Pacquiao. Samantala naman, mukhang maikakasa na nga po agad ang laban sa pagitan ni Naoya Inoue versus Paul Butler ngayong October. Ayon nga po sa artikulo ng Yahoo sa Japan na nag-usap na ang magkabilang kampo na gaganapin ang laban nila sa buwan ng October sa bansang Japan at sa teritoryo ulit ni Inoue gaganapin bago pala maganap ang laban ni Inoue kay Donaire. Nakausap na pala ni Inoue si Butler kung willing ito lumaban sa kanya sa buwan ng October sa Japan. Pumayag naman si Butler mga tol at handa daw dumayo sa Japan para sa undisputed match nila. Samantala, marami nga daw nababasa si Paul Butler na mga comments sa mga boxing fans na mamamatay lang daw siya dito kay Inoue at tatalunin lang daw siya nito. Paliwanag ni Paul Butler mga tol, sang-ayon daw talaga siya na lumaban dito kay Inoue at naniniwala siyang kaya daw niyang manalo katulad ng pagkapanalo niya noong nakaraang kay Sultan at maging WBO World Champion. Sa kabilang dako naman, ang gloves nga po na ginamit ni Naoya Inoue sa laban kay Donaire, ang Cleto Reyes gloves mula sa lottery kung sino daw ang bibili ng 10,000 yen o higit pa ay pipirmahan daw ni Inoue ang gloves. Sa kabilang banda naman mga tol, may negosyasyon na pala sa pagitan ng Unified Champion sa Super Featherweight na si Shakur Stevenson laban dito sa WBO Featherweight Champion na si Emmanuel Navarrete sa September 23 na hindi na finalize. Ayon nga po sa ESPN News, may negosyasyon na daw ang magkabilang kampo na maglaban ngunit hindi sinabi kung saan division sila maglalaban. Pero nito lang, ininform ni Emmanuel Navarrete na iba na ang makakalaban niya at ito nga daw ay si Eduardo Baez na gaganapin sa San Diego sa buwan ng August. Ganun pa man, sinabi sa column kung hindi maganap ang salpukan ni Navarrete versus Eduardo Baez, nandyan pa rin si Shakur Stevenson na magbibigay daw na magandang laban at aabangan ng mga tao sapagkat isa nga daw itong si Navarrete na may pangalan na magbibigay ng malaking kita at magpapahirap daw dito kay Shakur Stevenson. Ganun pa man, kung sakaling hindi maganap ang laban nila, may plano din na umakyat si Shakur Stevenson sa lightweight at sagupain ng mga elite fighter katulad ni Tank Davis na may hawak ng WBA regular lightweight, Vasily Lomachenko at social media star na si Ryan Garcia. Pumunta naman tayo kay Casimero mga tol. May banat nga po ito kay Naoya Inoue. Yo, Cuadralas, Naoya Inoue. Ngayon ikaw pa ang bida. Pagdating ng panahon pag maglalaban tayo, magiging kontrabida ka. Pangalan mo ay isang bidita. Ako si San Goku.